Banat ka ng banat ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Ang galit mo sa Estados Unidos, hindi ko masukat kung gaano kalalim. Ito ngayon, binabalikan ka ng iyong nakaraan. Binabalikan ka ng mga di umano'y mga hindi mo magandang ginawa sa iyong nakalipas. Ano? Sa iyong nakaraan. Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin ang reputasyon? Walang iba kung hindi ikaw, Sas. Humingi na ng tulong itong si Sas Rogando Sasot di umano kay Thinking Pinoy, pero meron pa rin daw po siyang hiningang tulong na si Generous Person. Di ko alam kung sino ito. Pero hindi alam ni Generous Person na tumutulong si TP sa kanya. And which other politicians sent you money from Manila for your living expenses? Hindi lang si TP, hindi lang si GP, kung hindi iba pang mga politiko ang nagpapadala sa kanya para mabuhay siya doon sa Netherlands. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 9, 2023 at pag-uusapan po natin ito pong si Sas Rogando Sasot, PhD, dyan po sa Beijing, China. Napakalaki po ng revelasyon ni Politic PhD ito sa kanya, no? Pero syempre, patanong po iyon. Totoo kaya ang sinasabi ni Politic PhD? Kaso lang, mano-nosebleed tayo mamaya kasi napakalupit sa Inglesan itong si Politic PH, pero susubukan po nating i-interpret ano yung kanyang mga sinasabi. Di umano dito kay Sas Rogando Sasot. Niisip ko kung saang page ako maglalive eh. Sabi ko lang sa sarili ko to, mayabang si Top 1 eh. Kakaunti lang ang page followers nitong si Politic PH. Mahinang nila lang. Baka mabuisit sa akin si Politic PH. Hindi ah. Sabi ko, kakaunti lang ito. Kailangan, saan kaya ako maglalive dito? Naisip ko, baka maraming manood sa akin sa top 1. Kasi ito yung pinakamalaking page ko. 122,000 followers to. Meron din tayong 86,000. Merong 25,000. Merong 12,000. Merong 6,000. Merong 2,000. Ano? Kaya sabi ko, doon na tayo sa pinakamalaking page natin para kahit paano, mahagip natin yung mga followers po natin at mas marami ang makaalam kung ano ba ang mga sinasabi ni Politic PH dito po kay Sas Rogando Sasot. Unahin po nating kilalanin, base sa public information, ito pong si Sas Rogando Sasot. Ayon po sa kanyang Facebook page na For the Motherland, Sas Rogando Sasot, siya po ay isang vlogger. Nakalagay lang dyan, vlogger, manunulat. Hindi po typical na katulad po namin na nagsasalita sa harapan ng camera, vlogger po yon. Dalawa kasi yan eh, vlogger. Bravo, saka Victor. Manunulat yung vlogger, yung nagsasalita sa harapan ng camera, parang ako, vlogger. Yan ha, For the Motherland, Sas Rogando Sasot. Eh, tandaan nyo po ito, yung kanyang cover photo. Nakalagay po dito sa cover photo niya, ang parang anti-sentiments para sa US. Ano? Meron siyang hindi nananais na nararamdaman marahil para sa US. Kaya niya ito pinost. Hindi ko alam kung totoo iyon. Pero yan yung nakikita natin kasi parehas po yan sa cover photo nung isa niya pong profile. Ito naman po yung kanyang perhaps personal profile na nagngangalang Sas Rogando Sasot. Yung una kanina is For the Motherland, Sas Rogando Sasot. At dito, mas comprehensive yung profile niya kasi marami tayong mababasa dito na mga information about his, about hers. Ano ba talaga? About him. Na ngayon pa lang, nalulunod na ako dun sa mga English ni Politic PH eh, kasi hindi ako Inglesero eh. Ngayon, Sas Rogando Sasot. Pangalan ng page niya. Meron po itong, perhaps, maraming followers po ito. Hindi ko nakikita dito eh. Kasi yung una is nasa 880,000 followers. Ito, baka daang libong followers din po ito. Nakalagay po dito, wala na pala siya sa SMNI. Kasi former host at SMNI News. Wala na pala. Pero, International Relations Scholar. Ano ba siya? Self-proclaimed scholar? O merong nagproklama sa kanya na siya scholar? PhD student in Beijing. Yan ha. PhD student in Beijing. Former host at SMNI News. Former, ano ba yan? Docent at Maastricht University. Ano yung docent? Mayroon na tayo sa English eh. Tingnan natin ha.
Tingnan natin. Docent, a person who acts as guide, typically on a voluntary basis. Nahiya naman pala ako, tour guide pala yun. Sorry ha, nagpapakatotoo lang ako sa inyo kasi kung ganito lang yung mababasa ko, di ko talaga mauunawaan niya. Maliban kung stay, kung sentence or paragraph, ma-re-realize ko kung ano ibig sabihin ng particular word. Ito naman, former political columnist, ay teka lang ha, former docent at Maastricht University, tour guide. Parang may nabasa ako sa post ni Politic PH, merong kakaibang trabaho itong si Sasro Ganto Sasso. Totoo kaya yun? Mamaya puntahan natin kasi baka ma-cyber libel tayo, kaya babasahin lang natin yung publicly available information. Tuloy tayo. Former political columnist at the Manila Times. Aba, parang may mga issue dito kay Sasro Ganto Sasso na meron daw po itong ghostwriter, hindi naman daw talaga siya yung nagsusulat ng kanyang mga sinulat. Ewan ko kung totoo Sasa, hindi ko alam. Former student and research assistant at University Leiden, Leiden University. Former analyst at NCT Consultants. Former international project officer at COC Netherlands. Pero nagtataka ako. Kasi karamihan sa mga kababayan po nating Pilipino, lalong-lalo na ganito, international relation expert ka, nandun ka na sa ibang bansa, babalik ka pa dito sa Pilipinas. Parang nakakapagtaka, no? Bakit kaya siya bumalik dito sa Pilipinas? For good? Kasi ang mga alam kong Pilipino na bumabalik dito sa Pilipinas para magsettle for good, yung mga retired na, ay bata pa to si Sas. Baka wala pang 40 ito. Kung meron man, baka wala pang 50. Ewan ko ako ano edad niya. But anyway, punta tayo ngayon dito po sa post nitong si Politic PH. Kasi naku-curious talaga ako dito eh. Napakagaling mag-English niya ito, saka napaka parang miyembro ng alta sociedad. Yun ba yung tawag sa mga nasa class A ng society po natin? No, ang galing sa English niya ito. Kakaiba, saka yung mga kinakain niya, iniinom niya, mga gamit niya. Eh talagang class A ang datingan. Meron siyang featured post dito. Unahin natin yung featured post bago tayo doon pumunta sa pinaka-latest post niya. Unahin natin ha. For the record, and without any malicious intention, this is publicly available, posted by Politic PH on September 4, 2023 at 11:09 in the evening. Quote and quote tayo rito. Ano? Quote and quote lang tayo mga tol, kasi nandedemanda ito si Sas. Pagka nagbigay ako ng opinion dito, yari tayo dito. Ide-demanda ako niyan eh. Di nakapag-fundraising pa siya pag nagkataon. Kaya samahan niyo akong i-explore kung ano ang sinasabi ngayon nitong si Politic PH. Pagkakaalam ko, soplak itong si Sas dito kay Politic PH. Di niya kaya, mga tol. Saka, sa Inglesan pa lang, talagang di siya uubra dito. Kaya ito, i-ready niyo na ang inyong mga sarili para ma-nosebleed. Ano? Gusto niyo ba? I-translate natin sa Google. Sige ha. Hindi, basahin natin. Kasi pag tinranslate natin sa Google to, baka ma-misinterpret tayo at ma-demanda tayo ni Sas. Kailangan quote and quote lang tayo. At publicly available, inuulit natin without malicious intention, pero sabihin nila, without malicious intention, galit ka kay Sas. Anong sinasabi mo without malicious intention? Hindi. Gusto ko lang i-share ito pong nababasa ko ngayon sa aking harapan. Okay, lakihan natin ang bahagya, mga tol, ha? Kasi hindi naman sa nila like ko si Politic PH, pero kakaunti yung kanyang follower so far, eh. Kaya huwag niyong kalilimutang i-follow siya. Nang sa ganon, yung kanyang mga sinasambulat ng mga impormasyon, pumalat sa public at makatulong para itong mga nang di-discredit sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ay ma-discredit din sa harapan po ng publiko. Meron lamang siyang 1,400 followers, mga tol. O, basahin ko po, ah. Sabi po dito ni Politic PH. Again, September 4 at 11:09 in the evening, 2023. Quote and quote, curious questions that Beijing's mouthpiece needs to answer. Ah, ito na. The aroma of drama wafting all the way to Beijing.
Inquiring minds are curious about a few things. So, indulge us, won't you? Inglesera talaga, mga tol. Malupita ng English dito. Number one, the visa love story. Personal po ito, ah. Can you confirm that your return to the Philippines was solely because your partner's Dutch visa expired when your romance with your ex-boyfriend ended as well? Like, you couldn't legally stay there anymore? How true is this? Try nating i-translate sa Tagalog, but I hope hindi ako magkamali. Otherwise, madedemanda ako dito nitong si Sastro Gando Sasot. Nagtatanong si Politic PH dito, gaano katotoo na kaya daw po bumalik dito sa Pilipinas itong si Sastro Gando Sasot ay dahil napasuna ang kanyang visa dahil yung kanyang boyfriend ay wala na. Natapos na daw yung relasyon nung dalawa. Kaya at the same time, na-expired yung visa nitong si Sastro Gando Sasot. Gaano katotoo ito? Yun ang unang tanong nitong si Politic PH. Ikalawa, EU wannabe. Ah, mukhang naghangad yata na manatili talaga ito si sa Europa. Were you bitterly disappointed when your ambitions of becoming a press attaché, tama ba yung pronunciation ko, to the EU, European Union po yung EU, crumbled due to BR's resignation? Ay, pangarap ba ni Sastro Gando Sasot, Politic PH, ang tatanong ako, na ma-appoint bilang dignitary ba ang tawag doon? O press attaché to the EU? Dahil nag-resign itong si BR. Si BR is si Attorney Vic Rodriguez. Ano? Kaya ngayon, nawala na siya ng pag-asa na maging press attaché to the European Union. Nagtatanong si Politic PH po dyan, mga tol. Pasensya na kayo kung medyo boring na. Mamaya, hindi kayo maboboring sa mga revelasyon ni Politic PH. Number three, benefactor juggling. Aba, mukhang interesting ito. Ano? While you were financially struggling in Netherlands. Ang lupit ni Politic PH, alam na alam, ano? Is it true that both TP, baka si Thinking Pinoy ito, no? Thinking Pinoy. TP eh, kasi ang kilala kong TP, Thinking Pinoy. O, sige, pagpalagay natin si Thinking Pinoy. TP and generous person. Ito ang malaking katanungan sa akin. Sino itong generous person? Lent you a hand to cover some of your living expenses, but you failed to inform TP about GP's contributions. Ay, ganoon. Parang sa pagtatanong na ito nitong si Politic PH, nagsamantala itong si Sastro Gando Sasot. Parang. Kasi sinasabi niya rito, humingi na ng tulong itong si Sastro Gando Sasot, di umano, kay Thinking Pinoy, pero meron pa rin daw po siyang hiningang tulong na si generous person. Di ko alam kung sino ito. Pero hindi alam ni generous person na tumutulong si TP sa kanya. And which other politicians sent you money from Manila for your living expenses? Hindi lang si TP, hindi lang si GP, kung hindi iba pang mga politiko ang nagpapadala sa kanya para mabuhay siya doon sa Netherlands. Nang siya ay, siyempre, dumaranas sa financial na pangangailangan. No? Nang siya ay nangangailangan financial, yun para mas madali maunawaan. Ay, nako, napapaisip ako. Sino kaya ito si generous person? Kasi, kung si Thinking Pinoy, kaibigan niya si Sastro Gando Sasot, titingnan din natin, sino-sino ba ang mga kaibigan nitong si Thinking Pinoy na maaaring makatulong dito kay SAS. Pero, bakit hindi sinabi ni SAS doon kay GP na tumutulong si TP? Ibig sabihin,
baka malaman kasi ni Pipi, tumigil yung pagtulong ni Tipi. Kumbaga, mawawalan siya ng isang tumutulong kapag sinabi niya kay GP. Pero bakit siya mag-aalala ng ganun? Sa madaling paliwanag, sa madaling pangunawa mga tol, analisa dito sa binabasa ko, maaaring itong si GP malapit din kay Thinking Pinoy. Tama ba mga tol? Maaaring si Thinking Pinoy at saka si Generous Person na hindi pinangalanan dito ni Politic PH ay malapit sa isa't isa. Sino kaya yung mga malapit sa isa't isa kay Thinking Pinoy? Napakarami. Ang hirap hulaan eh. Ano? Pero hindi rin maikakaila na meron akong isang kilala na malapit kay Thinking Pinoy at napaka-generous din. Si Politic PH din na nag-post nun eh. Sino? Si First Lady Lisa. Bakit? Si First Lady Lisa kasi mga tol, ayon sa post nitong si Politic PH, nagtuturo ng hindi tumatanggap ng bayad. At ang salary niya sa pagtuturo, idinodonate niya pa sa mga estudyante ng Abugasya at iniipon ito para pag sila ay nag-bar examinations, magagamit nila habang sila ay nagre-review. Oh, napaka-generous, di ba? Pero hindi ko sinasabing si First Lady Lisa yan kasi wala namang pinangalanan dito itong si Politic PH. Pero pag binasa ko siguro lahat ng mga panulat nitong si Politic PH, mapapattern ko ang gustong sabihin nito si Politic PH. Alam niyo naman, dati tayong investigador. Balik tayo rito, number 4. Sabi niya rito, di Manila move. Ito na siguro yung pag-uwi dito nitong si Sas sa Manila. The generous person really help subsidize your relocation to Manila. Napakabait naman ni generous person. Sana all. Including even helping you find a place to live. And no wonder you haven't attacked GP yet. Okay. Nandito ang clue. Sabi dito ni Politic PH, no wonder you haven't attacked GP yet. Inaatake nitong si Sas ang administrasyong Marcos. Sino ngayon ang hindi inaatake ni Sas sa mga personalidad sa administrasyon po ng ating mahal na Pangulo? Kayo na ang mag-eliminate kung sino-sino yung mga hindi niya inaatake. I guess until you receive a bigger offer to do so. Ay, ganun. Pera-pera. Natatanong ako. Number 5, double dipping. Were you also receiving assistance from PP for the same relocation expenses? Ay, ganun. Tinulungan na siya ni GP. Tapos, nagtatanong ulit itong si Politic PH kung tumulong din si TP para sa relocation niya papunta pabalik dito sa Manila. Why didn't you tell your friend? Because you didn't want him to stop sending you money? Sino kaya si TP? Si Thinking Pinoy kaya ito? Thinking Pinoy, ikaw ba ito? Pero sa pagkakaalam ko, magkaibigan talaga si Thinking Pinoy saka si Sas Rugando Sasota. Oy, mga tol, disclaimer lang ha. TP lang ang sinabi dito, TP. Hindi ko sinasabing si Thinking Pinoy. Naglalaro lang sa isip ko yon. Ha? Pero malamang sa malamang si Thinking Pinoy yan. O, tuloy tayo. Number 6. Legal shenanigans. Napakalalim ng mga salita na ginagamit dito ni Politic PH. Sa susunod, Politic PH, ha? Mag-class E ka. Mag-class A. Para nang sa ganun, naiintindihan ng mga pangkaraniwang Pilipino. O, tuloy natin. Legal shenanigans. Did generous person assist you in your legal battle? Ba, sa pagkakaalam kasi natin mga tol, merong sinampahang kaso ito eh. Because she has a law firm. Nak ng teteng, eto na naman yung clue. She has a law firm. Si Atty. Lisa, may law firm dati ah. Pero ngayon, wala na. Siyempre, dinay-best niya yung interest niya doon dahil first lady na siya. O baka hindi naman si first lady ah. She has eh. Babae si generous person. No? Si TP, maaari si Thinking Pinoy ito. Nagtutugma-tugma na yung mga nasa isip ko. Against Jober Laurio. Itong Jober Laurio, ito yung sinampahan ng kasong cyber libel eh. Ni Sas Rugando Sasot, di ba?
Pero parang sa huli, pinatawad niya ito eh. Di ko alam kung bakit. Only for you to settle without letting your own counsel know. Ay, ganon? Hindi man lang pinaalam nitong si Sasro Gando Sasot na nakipag-settle siya dito kay Jover Laurio. Bakit ganon? Dude, that's kapal mooks. Oy. Sas, Rogando Sasot, sabi sa'yo ni Politic PH, ang kapal daw ng pagmumukha mo. Number 7, mga tol. Friendship fallouts. Ah, ito na. Sino kaya? Patingnan natin, ha? Was your lack of honesty about receiving help from both TP and generous person the reason behind your falling out with TP? Ay, ganun. Kung si TP ito, hindi na ba sila magkaibigan? Why do you call out your friend publicly to try to insult him? Ganon ka na ba kakapal talaga? Ay, ganon? Meron bang issue si Sas kay Tingting Pinoy, mga tol? Hindi ko alam, ha? Number 8. Donor transparency. Eto na. Kasi magaling magsalita itong si Sas, eh. Kala mo, napakagaling nito, mga tol, eh. Kala mo, napakalinis, di ba? Pero tingnan natin dito sa mga posts in Politic PH. With the fundraising for your legal defense against Jover, did you tell your donors that the money... Teka lang, bakit ganun? Ang pagkakaalam ko, Politic PH, si Sas ang nagsampa ng kaso for cyber libel kay Jover Lauro. Ano ba? Nalilito na ako. Yun ang pagkakaalam ko eh. Eh dito, legal defense? Baka namamali lang ako ng pangunawa. Oh. Tuloy natin. With the fundraising for your legal defense against Jover. Sabagay, kahit ikaw naman ang nagpo-prosecute, eh, kailangan mo parang depensahan ang iyong sarili kapag ka bumanat na doon sa counter, sa anong tawag doon? Yung cross-examination. O, tuloy tayo. Did you tell your donors that the money went to personal expenses? Instead, because you were receiving legal help from other sources? Ay, ganon. May mga nag-donate pala dito kay Sas para sa kanyang legal battle, pero ginamit niya lang, di umano, sabi ni Politic PH, para sa kanyang personal na pangangailangan. Where did you spend your money on? Nagtatanong si Politic PH dito sa iyo, Sas. Saan mo daw ginamit ang pera? Number 9. Silence for sale. Ay, ibig sabihin, attack dog. Pagka nabayaran, hindi a-atake. Ganun ba yun? Nagtatanong ako, ha? Tuloy tayo. Did you actually ask for 2 million pesos from, sino kaya naman to? XXX. Ay, hindi ito, site, ha? Hindi yan, ha? To keep mom on the Sec Frasco and DOT affair? Oh... It's your word against XXX. May ganon? Para hindi siya magsalita doon sa naging problema sa DOT, eh, nag-ask daw siya ng 2 million pesos. I actually have connections in XXX who spilled the tea. Ay, iba talaga to si Politic PH. Kahanga-hanga. Magaling talaga to si Politic PH. Ang daming connection. Pero next time, Politic PH, ha? Subukan mong mag class A, class C, class E, class E na. Hindi, kasi class A kayo, lupit eh. Number 10, shifting loyalties. Ay, pabago-bago ba kulay nitong si Sas? Tuloy tayo. Excuse me. Are you and your PPP friends? Ano naman yung PPP? Criticizing BBM? Because he doesn't pay influencers to peddle propaganda. And that makes you scramble towards anyone with a fat wallet. Matinding allegation ito, Politic PH, ha? Eh, ayoko na mag-comment yan. Baka ma-cyber libel tayo. Number 11, China's money. Eto, another revelation sa naman ito. Pasabog to. Although, it's already obvious. I have to ask you, are you paid to be China's mouthpiece
and defend them until the ends of the earth at the expense of your own country and countrymen? Sas, nagtatanong sa iyo si Politic PH, binabayaran ka daw ba ng China para ipagtanggol ang China kahit ikaw ay Pilipino? Alam mo, dapat no comment, no comment. Baka mag-cyber libel tayo at magamit tayo sa poor fundraising. Number 12. Credentials, please. Eh, binasa na natin yung credentials kanina. Politic PH. Di ba totoo ang mga to? Tuloy tayo. When it comes to your claimed expertise in international relations, do you consider your experience correcting test papers with an answer guide no less as legitimate international relations experience? Oh, may another clue tayo. Because my brother is a legit IR expert and you're just full of air. Sino kaya itong kapatid nitong si Politic PH na international relation expert? Legit. Anyway, tuloy tayo. So, about that weather in Beijing, how does it compare to the heat you might be feeling now? May nararamdaman kaya ito si Sas? Kasi pagka ganito, sabi mo nga Politic PH, kapal mooks eh. Eh kung kapal mooks, wala nang mararamdaman yan. Time to peel off the diplomatic veneer and give us some unvarnished truth. What do you say? Oh, please share. And you may add your own questions in the comment sections. Ay, nag-comment pala ako dito. Makikichismis lang. Sino si JP at XXX? Ngayon, mga tol, pupunta tayo sa totoong pasabog nitong si Politic PH. No? Ito, yung latest post ni Politic PH, senior niya pala yung intention natin na mag-live streaming. Salamat sa iyo, Politic PH, ha? Nanonood ka ba ngayon? Punta tayo. 11 hours ago. Ito yung nag-caught ng attention ko eh. Kagabi kasi di ako makatulog. Actually, nakatulog. Ay, salamat dyan sa nag-send ng super sticker kay Mar SP Jim. Thank you so much. Di ako makatulog kagabi. Kaya nagbabrowse lang ako ng mga balita. And nabasa ko itong post ni Politic PH. Nakalagay dito. Parang maalala mo kaya saka magpakailanman. Dear Sas. Di ba sa maalala mo kaya? Dear Charo. Nagpapatawa lang ako kahit corny mga tol. Pasensya na kayo, may jackhammer. Sabi dito, from the hallowed corners of Reddit, di ako marunong yan eh. Ano ba yung Reddit? Social media pages din yata yan. Ano? Ano mga tol? To the whispers of concerned netizens, there's been quite the buzz about your fundraising efforts. Ay, pumuputok na, umiingay na ang pangingi ng donasyon nitong si Sas Rogando Sasso, di umano ha. As Politic PH, I champion transparency. Mahirap si kalaban siguro to si Politic PH, kaya bulahin natin si Politic PH. Politic PH, huwag kang magagalit sa akin ha. Kasi baka pag ako naman ang tinira mo, eh, mauwi ako katulad dito kay Sas. Pero, ang maganda lang sa atin mga tol, wala tayong nililihim sa publiko eh. Kahit yung mga nagbigay ng pera sa akin in the past, nung nagkasakit ako, kaya kong iladlad yun eh. Mula doon sa pinakamalaki hanggang sa 25 pesos na nag-donate sa akin. Merong nag-donate sa akin ng 25 pesos kasi publicly available yung number ko sa GCash eh. Di ba? Nagpapalaro tayo before. Kaya nagdadatingan din yung mga donations that time. Anyway, balik tayo dito. Maraming salamat, by the way, sa lahat ng tumulong sa akin. Sabi ni Politic PH, I champion transparency, especially when it involves the generosity of the Filipino people. It has come to my attention and to many others that despite the funds you've gathered, you've also had a certain generous person backing your legal ventures. So, one can't help but wonder, where exactly did our kababayan's hard-earned pesos go? Nagtatanong dito, Sas Rogando Sasso, si Politic PH.
Sabi doon sa isang pelikula na yung trilogy, Lord of the Rings, what say you? For the sake of clarity and in the spirit of fairness, perhaps it's high time you provide a clear account of how you've allocated these funds. Transparency isn't just a buzzword. It's a responsibility. Parang Politic PH, parang si Spider-Man ka. With great power comes with great responsibility. Especially when public trust is at stake. Regards, Politic. Ngayon, basahin natin ito, mga tol. Ito ang pinakamalaking revelasyon dito eh. Kasi ito, hindi na po ito nanggaling kay Politic PH. Ito ay nanggaling sa mga di umano'y nag-donate dito kay SAS Rogando Sason. Ito po ang photograph ng halaga na na-receive po nitong si SAS. Nakalagay dito, I do not know kung totoo ito ha, quote and quote lang tayo rito. Publicly available lang naman ito, babasahin natin. We are collective claims that Sasot only spent 40,000 out of close to collected from OFWs to sue PAB. Raised from Gaba Gibbs platform, 10,000 euro. More or less, mga nasa 600,000 pesos po ito, mga tol. Deposited in ABN AMRO account, 240 euro. Deposited through PayPal account, 2,160.85 euro. Total funds available, 13,027.35 euro. Gaba Gibbs service fee, 730.12 euro. Gaba Gibbs gateway service fee, 319.43 euro. Libel case versus pub, ito lang ang ginastos niya, 681.20 euro. Others, 3,755.22. Total expenses, 5,485.97. Remaining funds, 7,541.38. Pero in fairness, ha, for the sake of fairness, alam nyo mga tol, pag nagbigay ka, ito, huwag kayong masasaktan. Pag nagbigay ka, huwag kang manunumbat. Pag bukal sa loob mo ang tumulong sa tao, huwag mo nang tanungin para saan. Lumapit sa iyo ang tao, sinabi niyang ganito, okay na yun, paniwalaan mo na yun. Karma works, mga tol. Kung hindi man ginamit ni SAS, karma works, naniniwala ako doon. Basta pag tayo nagbigay, as is, bigay na po yun. Wala na pong sumbatan. Okay, balik tayo rito. Basahin po natin ngayon ang mga mahalagang impormasyon na ito. Ito, Tagalog na ito. Salamat naman. Okay? Isa-isahin muna natin, mga tol, ha, para mapalaki natin. Ayan. Unahin natin ang first page. Dito tayo. Sa first page. From WAC. Ano nga ulit yung WAC kanina? Collective claims. We are collective claims. Tama ba? Yun ba yun? We are collective claims. O, balik tayo rito. We are collective claims. From WAC. Someone sent us this screenshot of Salot's expense. Binabasa ko lang to ha. Hindi ko tinatawag na Salot si SAS, pero parang ganun na nga. Someone sent us this screenshot of Salot's expense report. Ito daw yung nakalagay dati sa about page niya, na biglang nawala. Although meron daw bagong link nito, pakalat-kalat somewhere, so hanapin nyo na lang. Sige, assuming that this report is truthful and to the letter, tingnan nyo mabuti ang breakdown. Of the total available funds collected, open paren, more than 13,000 euro or almost 800,000 pesos, close paren, only 5.23% was used for the exact purpose for which the funds were solicited.
Ah, parang ito na yung narrative nung binasa nating photograph kanina. Tuloy natin. Only 681 euro, roughly 40,000 pesos, at wala ring breakdown kung saan ito napunta. May mga nagsabing 500 pesos lang naman ang filing fee. May nagsasabing wala. Ah, sige, punta tayo dito. Comment tayo dito. Merong filing fee ang libel. Ano? Hindi ko lang alam kung magkano. Pero hindi aabot ng 1,000 piso sa aking pagkakaalam. Sige, pagpalagay pa natin na meron. Paano umabot sa 4,000 yung gastos? Paano nga? Alam nyo, sa totoo lang ha, kapag ka ikaw po ay nag-file ng cyber libel, hindi ganun kalaki ang gagastusin mo. Manibang kung kukuha ka talaga ng abogado. Kasi, ganito yan eh. Ang pagsasampak kasi ng kaso, mga tol, pwedeng ikaw mismo gumawa, pwedeng magpatulong ka sa abogado. Kaya ka nagpapatulong sa abogado para mas maging malakas yung ipepresent mo sa prosecution. Pero kung hindi mo kayang magbayad sa abogado, ganito lang naman ang gagawin mo. Gagawa ka lang ng complaint affidavit. Tapos yung complaint affidavit na yun, naka-attach doon yung mga evidence mo na ikaw ay sinira ang puri ng inaakusahan mo. Ipapasa mo lang yon, ipapail mo, magbabayad ka, i-receive ng prosecutor, tapos titingnan ng prosecutor kung mayroong probable cause. Sa pagtingin ng probable cause, pasasagutin yung nire-reklamo mo. At kapag ka okay na, gobyerno na ang gagastos lahat-lahat. Wala ka nang gagastosin doon. Kasi prosecution yan eh. Hindi naman ikaw yung depensa, kaya hindi ka gagastos. Kaya nagtataka ko bakit kailangan mag-fundraising para lamang makapagsampa ka ng kaso doon sa isang tao. Ako, almost na mangyari sa akin to, mga tol. Nung vlogger ako, nung nagbablog pa ako dito kay Mangusin, yung nagpakilalang Marcos, akala ko mabait. Merong isang vlogger na pinagsisisiraan ako sa harapan ng publiko, pati yung review center ko. Okay lang naman na ako eh. Pero dinamay yung review center ko, kaya sabi ko, idemanda ko kaya ito. Maraming gustong tumulong sa akin. In fact, may mga nag-send ng pera pero binalik ko sa kanila. May mga nag-send ng pera para i-push ko. Kasi sabi ko palalakasin ko yung kaso. Ayokong ako lang gagawa ng complaint affidavit. Kailangan ko kumuha ng abogado at alam naman natin ang acceptance fee ng abogado. Pero hindi ko tinuloy yun. Kaya kung gano'n ang ginawa dito nitong si Isas, baka understandable. Baka naman yung kanyang 40,000 pesos na ginastos ay kasama na ang filing fee. Pero sinasabi, si GP daw eh, tumulong sa kanya. Yung generous person kaninang binabanggit natin sa legal battle na ito ni Sas, eh merong law firm yung si GP, di ba? Kaya tingin ko, kung tinulungan siya, hindi na siya pagbabayarin ng filing fee noon. Anyway, balik tayo rito. Sa abogado kaya? Tanong natin si Attorney Ahmed. Paglibugan. Ayun ang binasa ko lang ha. Attorney Ahmed Paglibugan ang nakalagay kasi dito, pero ano ba tunay na apelyido ni Attorney Ahmed, yung partner ni Attorney Trixie? Tumanggap ka ba ng legal fees kay Salot or are your services pro bono? Nagtatanong dito itong WAC kay Attorney Ahmed. Remember, filing pa lang to ha. Wala pang litigation. Yet umabot na diyan ang gastos. Ito, lilinawin lang natin mga tol ha. Kapag tayo po ang nagre-reklamo, wala po tayong gagastusin kapag ka nililitis na ang kaso. Kaya huwag kayong magpapauto sa mga nanghihingi po ng tulong na magsasampa sila ng kaso, magastos. Hindi. Prosecution, ang gagastos po niyang gobyerno. Yet, umabot na diyan ang gastos. Namasahe, papunta sa prosecutor's office, kumain, documentation, photocopying, paper and printing. Okay, sige, pagbigyan, sabi. O, punta tayo sa susunod. And then, may entry na ang nakalagay, others, kung saan umabot sa 3,755 euro ang gastos. Or 225,000 pesos kung i-convert nyo. Wala rin breakdown, pero may isang link, kaming nadaanan. Pero kung saan nilagay na ginastos sa airfare at accommodations ni Salot pag-uwi niya dito ang pera. Meron pa ngang food and other budget na 1K a day.
So ilang araw siya dito? Go! Nalagas yung 225,000 peso sa pag-uwi niya dito para makatabo ng personal na kanyang mga political patrons. Sobrang busy siya, remember? Kung kani-kanino lumalapit at may mga picture pa nga, wala pa dyan yung galing kay Principal APC. So, tumabo na siya sa politiko, sa inyo pa nang galing yung pinamasahe, pinangkain at pinangputot niya. Eddie, wow! Ang tinding revelasyon nito, grabe! Kung totoo ang sinasabi dito, grabe ang diskarte nitong si Sas. Ngayon, may tira pa rin. Halos kalahating milyon pa. Nasaan na kaya ito at saan ito ginamit? May mga pautot pa siya na nag-donate daw sa mga OFW at ginamit sa lectures. Now tell us, sinabi niyo ba ito nung nangihingi kayo sa Gaba Gibbs? Na nagpa-fundraising kayo para makapag-donate sa iba at para magamit sa mga lectures mo na wala namang katuturan? Alam ko ba magaling? Bakit walang katuturan? Ako, never pa ako nasabihan ng lectures na walang katuturan. Ay, nako, Sas. Tuloy tayo. Hindi ba maliwanag na humingi ka pa para kasuhan si Pop? Wala naman kaming narinig sa'yo tungkol sa lectures noong panahong nangihingi ka. At bakit gagamitin mo yung kinuha mong donation para i-donate din lang sa iba? Gayun, pwede na mo naman silang padiretsuhin sa mga poses na sinusuportahan mo. At hindi ba pag inimbitahan ka magbigay ng lecture, usually, ang gumagastos pa at sumasagot ng pamasahe at hotel mo ay yung nangumbida? Tama! Ganun kasi talaga ang kalakaran, mga tola. Hindi, additional ko na yun, mga tol. Ganun talaga ang kalakaran, mga tol. Kapag ka inimbitahan ka, merong tinatawag na honorarium. Ano? Tapos, lahat ng gasto, sagot nila. Airfare, hotel, lahat, wala kang gagastusin. Ang gagawin mo lang magsalita at may bayad ka pa. Oh, usually, may mga bayad pa sa'yo aside from that. So, anong ginastos mo sa lecture? Oh, tuloy tayo sa huling page, mga tol. Dito nyo makikita ang maliwanag na pangdedenggoy na ginawa sa inyo ni Salot. Binabasa ko lang to, ha, Sasa. Huli na at halatang halata na. Magdedenay pa rin at iiwas ang issue. You violated the terms and conditions of the funding platform you use by misappropriating the funds. Amin ganon? Yung Gaba Gibbs pala, merong terms and conditions, ano? Eh, alam nyo namang dapat kung magkano gagastusin sa pagsampa ng kaso na yan. Nag-imik lang at palabas for all we know. Bakit pa kayo humingi ng malaki at sobra sa nararapat? Kagaya ng ipinagmamalaki mong sworn affidavit, this expense report is trash. It doesn't deny the fact that you dupe your followers. Niloko sa madaling salita, ah. It doesn't deny the fact that you had malicious intent when you solicited the funds. It doesn't deny the fact that you misappropriated and pocketed much of the proceeds. It doesn't deny the fact that you are one hell of a scammer devoid of conscience, a scammer with no remorse. So there you have it. For the money lang, ano pa nga ba? Yan po ang post ng We Are Collective Claims Against Sas Rogando Sasot. Ngayon, ano ang lesson learned dito sa atin, mga tol? Pagka meron kang dumi sa sarili mong mata, siguraduhin mo muna na malinis ito bago ka pumuna sa dumi sa mata ng iba. Kasi kapag ka meron kang dumi, mahahalungkat at mahahalungkat ito. At sa huli, ikaw din ang masisira. Kaya nga hanggat maaari, iniiwasan dapat natin yung pagtira-tira sa mga kalaban sa politika. Ako, I am no angel. Marami din akong pagkakamali sa buhay. Marami akong mga shortcomings, mistakes, mga nakakahiyang pangyayari sa personalidad ko. Pero, wala eh. Ganun talaga ang buhay ng tao eh. Kaya lang malakas ang loob ko na ihayag ang sarili ko sa publiko kasi transparent naman ako sa sarili ko. Lahat ng mga kahihiyan, lahat ng mga pinagdaanan ko, kaya kong ibulgar
sa harapan ng publiko nang hindi kinakailangan sirain ako ng ibang tao. After all, lahat nga halos alam nyo na sa pagkatao ko eh. Kaya kung babanat man ako, wala silang maibabanat sa aking personalidad. Eh ito si Sas. Banat ka ng banat ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Ang galit mo sa Estados Unidos, hindi ko masukat kung gaano kalalim. Ito ngayon, binabalikan ka ng iyong nakaraan. Binabalikan ka ng mga di umano'y mga hindi mo magandang ginawa sa iyong nakalipas. Ano? Sa iyong nakaraan. Sino ngayon ang nalalagay sa alanganin ang reputasyon? Walang iba kung hindi ikaw, Sas. Hindi pa huli ang lahat sa iyo, Sas. Pilipino ka. Sana ang puso mo para sa Pilipinas at para sa kapwa mo, Pilipino. Bakit mo laging ipinagtatanggol ang China? Kung nakikinabang ka sa China dahil ikaw mismo ang nagsabi na ikaw ay PhD scholar diyan sa Beijing, hindi naman siguro dapat mong talikuran ang pagiging Pilipino mo at ang bansa mo para lamang diyan sa pagiging doktor na hinahangat mo. No? After all, title lamang yan. Yung pinapangarap mong titulo, lahat yan lilipas. Yung legasiya ang tatandaan sa iyo ng tao. At ano ang legasing maiiwan mo sa tao? Kung ito mga sinasabi ni Politic PH, pagka pinaniwalaan ito ng tao, kasiraan para sa iyo. Doon ka tatatakan ng tao, hindi dyan sa mga natapos mo, Sas. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, meron akong interview mamaya. All the way from Australia. maraming salamat. Titingnan ko kung kaya nating i-live yon. Pagka hindi kayang i-live, di magkita-kita tayo mamayang hapon. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa 500 po nating manonood. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.